Nung siya ipinanganak isang taon at kalahati pa lamang iniwan na siya ng kanyang ina sa kanyang ama. Inalagaan siya ng kanyang ama hanggang sa siya nagkaisip ng 9 taong gulang. A few moments later. Magandang araw sa inyong lahat na mga kaibigan at tagapanood. Ngayon tunghayan natin ang alamat at kwento sa buhay ni Ador noong siya ay bata pa hanggang nagbinata. Ito ang kwento ng kanyang buhay. Nung siya ipinanganak isang taon at kalahati pa lamang iniwan na siya ng kanyang ina sa kanyang ama. Inalagaan siya ng kanyang ama hanggang sa siya nagkaisip ng 9 taong gulang. Natuto siya magtrabaho. Dahil sila ay isang kapus palad lamang. Natuto siya mag-araro, magtanim ng gulay at mga gawaing bukid habang siya nag-aaral. At nagkaedad ng 12 taong gulang na. At ang kanyang ama ay nahulog sa puno ng niyog. Kadahilanan ng pangunguha ng coconut wine. Siya ay inoperahan sa bituka upang madogsongan ang kanyang buhay. Ang kanyang ama ay nagkasakit sa awa ng Diyos, siya ay gumaling makalipas ng ilang buwan. Bagaman sa hirap ng buhay, pinilit ng kanyang ama itaguyod silang muli na magkapatid. Makalipas ang ilang buwan sa kasamaang palad, siya ay sinuwag ng kalabaw at tinamaan ang kanyang opera na kagagaling lamang. Siya ang napasugod muli sa hospital at inoperahang muli, at sa awa ng Diyos siya ay gumaling. Bagaman hindi na makapagtrabaho sa bukid, nagpatuloy si Ador sa kanyang pangarap na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa madaling salita, siya ay isang self-supporting student lamang hanggang siya nakapagtapos ng elementarya at nagpatuloy ng high school. Hindi niya inakala na ang kanyang ina ay magbabalik dahil sa ang kanyang ama ay medyo mahina na. Akala niya ay magtatagal ng habang buhay ang kanyang ina dahil sa haba ng panahon na hindi niya nakasama ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, siya ay nagtagal lamang ng 7 araw at siya ay umalis namang uli ito. Sa kabila ng lahat, si Ador nagpatuloy sa kanyang pangarap na makapagtapos. Sa awa at tulong ng Diyos, siya nakapagtapos ng high school. Nakatanggap ng diploma upang patuloy ang kanyang pangarap. Nagpatuloy siya ng kolehiyo ng 1 taon sa sariling sikap. Sa kasamaan palad, iniwan siya ng kanyang ama sa gulang na 72 at siya ang pinagpahinga ng may kapal. At siya napatigil sa kanyang pag-aaral dahil hindi siya tinulungan ng kanyang mga kapatid. At muli ang kanyang ina ay bumalik, bagaman malayo ang kanyang loob. Nagpa siya si Ador na maghanap ng trabaho sa Maynila sa taong 2007. Namasukan si Ador bilang katulong sa bahay. Sa madaling salita, siya isang hardinero. At hindi nagtagal, naghanap din siya ng magandang trabaho sa pabrika. Bagaman ang kanyang mga kapatid ay hindi niya naramdaman na siya naging kapatid sa kanila. Pumasok si Ador sa isang kumpanya bilang isang operator sa taong 2007. Bilang isang mabuting tao, nakatagpo siya ng 2 kaibigan na hindi niya akalain na sila ay may mabuting kalooban. At si Ador ganun din sa kanila. Si Ador ay naging masaya dahil nakita niya ang salitang kapatid sa kanila. Ang kanilang pagiging magkaibigan ay naturing magkakapatid, kung saan man mapunta ung isa dumundin ung isa. At sila ay nag-usap-usap upang mangibang bansa. Bagaman parihas silang walang wala, sama-sama silang nang-ahas upang mag-apply sa ibang bansa. Maraming pagsubok sa buhay, bagaman ang salitang sumuko ay hindi hadlang sa kanila. At sa awa ng Diyos, silang tatlo ay nakapang-ibang bansa. Bagaman ang isa nilang kapatid o kaibigan ay yumaunat na maalam, bilang kapatid-kaibigan ay patuloy ang kanilang mabuting samahan. Sa ngayon si Ador mayroon na siyang masayang pamilya at supling na binigay ng Diyos. Maraming salamat. At ito ang kwento ng buhay ni Ador. Mega mega shout out to all my Indian friends. Just Karen, Just Preet, Mani, Dharmpreet, Savi, Frickshit and more. Mega shout out to my Nepal friends. Ganesh, Pavon, Lakpa, Bishal,
Mega shout out to my Uganda friend, Stevenson. Mega shout out to my Philippine friends, Leo, Daryl, Orlando, Jeric, Michael, Bulwak TV and more. To all my subscribers, mega shout out to all of you.